Ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Yan, siyempre, binabati po natin mga kaibigan ang ating mga ka-business and din ang ating pong mga kapapi. Bueno mga kaibigan, ako po si Taong Gala at isa ko namang panibagong reaction video po ang ating gagawin. This time, siguro ang ating pong reaction ngayon ay isang uri din ng pagpapayo para sa lahat. Ang ating mga kapatid sa ka-business at sa lahat ng mga mapapatungkulan sa vlog na ito. Pero tatlong personalidad po ang ating tatalakayan. Talakayan po natin ang buhay ni Bong, ni Jonathan at ni Power Ranger. Kaya nga po yung ating title mga kapatid sa ating pong thumbnail ay mga ka-business. Mayroon tayong dapat pagtuunan ng bansa. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, kung hindi pa po kayo naka-follow kay Ka-Business Official, Ka-Business Family at Papa Dean's Thinking Body. Yan, i-follow po natin mga kaibigan. Ganun din po, i-healing ko rin po sa inyo mga kaibigan ang ating magigiting ng mga reactor. Ma'am Flash Channel, Anime Reactor TV. Yan, i-follow po natin, supportahan po natin. And Tukar Channel, i-follow po natin mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyo mga boss. Sa inyo mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Unahin po natin mga kaibigan si Bo. Alam niyo po at batid naman natin ang lahat na ito pong mga nagdaang araw ay talagang baga dumaan po sa napakalaking unos ang buhay ni Bo dahil po sa nangyari sa kanyang pag-ibig. At umani ng samot-saring batikos, umani ng samot-saring mga saloobin ang bawat isa. Maraming mga ka-business natin na mga nagmamahal kay Bong ang nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Kumbaga, pinagtanggol nila ng tudo si Bong. Well, para sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, natapos na nga. Nasabi na natin ang ating dapat sabihin. Kung ating pong mararapatin, marahil ay move on tayo. Tama na po. Kumbaga, stop na natin itong mga usaping ito. Bakit? Dahil mismo si Bong ayaw na niyang marinig ni pangalan ng taong yan. Bigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng mapayapang kaisipan si Bong. Dahil sa tuwing nakikita niya at nababanggit ang pangalan niyan ay lalong nagdurugo ang kanyang puso. Naiintindihan natin ang kanyang damdamin. Dahil siyempre, sino ba naman ang hindi masasaktan sa taong pinaasa pagkatapos iniwanan? Pero tulad niya nang sabi, minsan ang buhay para-paraan lang. Kanya-kanyang pamamaraan at kanya-kanyang strategy. Nangyari na ang nangyari, naganap ang naganap. At nandiyan na nga po. Kumbaga, karoon din siya ng channel. At sa wari ko ay nagsabi siya na hindi na daw niya itatopic si Bong. Gagawa na lang siya ng mga vlogs na patungkol sa kung ano-anong mga usapin. At magandang bagay yan. Siguro mga kaibigan, payo ko sa lahat, huwag na lang natin panoorin ang kanyang vlog para hindi na po tayo masaktan. Ito po ay pagbibigay din ng pagkakataon para kay Bong para tuluyan siyang makapag-mupon. Dahil hanggat nakikita niya o naririnig niya ang mga sinasabi ng bawat isa ay nakakapagdagdag ng sugat. Sabi pa nga niya, ayaw na niya ni Katiting na salita marinig na pangalan mula sa taong niya. So, irespeto natin ang damdamin ni Bong. Una, natutuwa tayo. Marami tayong dapat pagtuunan ng pansin sa buhay ni Bong. Nakakatuwa. Ngayon po mga kaibigan, nakakapag-vlog na. Tumaas ang antas ng kanyang kamalayan. Ginawa niyang positibo itong mga nangyari sa kanya. At sa halip mga kaibigan, nakita natin, no? Nakakapag-vlog, nakakapagsalita. Pinapakita niyang masaya siya. Ito ay isang magandang bagay. Magandang mga pangyayari na dapat ay mas dito natin pagtuunan ng pansin si Bong. I-build up natin yung kanyang confidence. Tumaas pa. Nakakatuwa isipin na kakaiba na po ang Bong na ating nakikita. Kaya na niyang makisalamuha at kaya na niyang makapagsalita sa lahat ng karamihan. At yung pag-vlog niya, alam niyo po mga kaibigan, sobrang tuwa ko. Dahil indicator yan na sobrang taas na po ng kamalayan. Sobrang taas. Yan ho ay dahil sa pagmamahal din ni Mr. Ka-Business. At ngayon, siguro
ang mapapayo ko rin din lang kay Mr. Kabusiness and Mrs. Kabusiness, with due respect po sa ating mga boss, siguro kung may mga pagkakataon mauulit pa ang mga ganitong klaseng senaryo na may mga taong maglalapit or ano pa man, atin po munang pag-aralan. Atin po munang tingnan, atin po munang busisihan. Dahil minsan, may mga taong hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na hangarin nila para sa isang book. Sa totoo lang, kung mag-a-agree kayo, comment down below. Si Bong ang pinakagwapo ngayon sa Balat ng Mundo. Pinag-uusapan at trending. At mula sa pagiging taong grasa, si Bong ngayon ang may pera. O, di ba? Kaya, mainit sa mata si Bong. Dahil alam natin, maraming nangangarap na makapareha siya. Although, mga kapatid, ang isa lang sa pagkakaiba kay Bong sa mga personalidad ng ibang tao ay dahil sa prosesong pinagdaanan niya. Inuulit ko, 13 taon na naghirap si Bong. 13 taon na naulila. 13 taon na nanirahan sa kalsada. At ang komunidad na kanyang ginalawan ay malaking epekto yan sa kanyang pag-unlad, sa kanyang pagkatao, sa kanyang kaisipan. Kung kaya, napakabagal po ng kanyang pag-usad. Pero, dahil sa mga karanasan na nangyayari sa buhay niya, para siyang sundalo eh, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Kaya nga ho, habang siyang nasasaktan, nagiging motibasyon yan sa sarili niya, tumatalas ang kanyang kaisipan. At this time, malaking pagbabago na sa kanya, kakaibang Bong ng ating napag na nakikita. Goon, pagpatuloy mo yan, Bong. Nandyan lang kami. Nandyan lang kami sa likod mo. Nandyan lang kami nakasuporta lagi. At tayo naman bilang reactor, ay andyan pa rin mga kaibigan. Kung mayroon tayong makikita at maririnig na kung anong paman, syempre, nararapat din natin na ipagtanggol ang ating ka-business. Dahil nakikita naman natin na wala silang ginagawang masama, kundi ang tutulong pagbibigay saya at pagtulong lang sa mga tao. Ngayon, isa sa napaganda din pagtuunan natin ng pansin, ang pagbabagong nagaganap kay Jonathan. Bakit si Jonathan? Si Jonathan kasi mga kaibigan at si Nanay Marita ay namuhay sa lansangan. Halos parehas kay Bong. Si Jonathan at si Nanay Marita ay namuhay sa lansangan, nagpapalimos. Matagal ding panahon na tila napakababa ng kumpiyansa nila sa sarili dahil nabuhay sila sa kalansing ng barya. Maraming mga taong tila pinandirihan, inayawan sila. Pero bukod tanging si Kabusiness lang ang naniwala sa kakayahan ni Jonathan. Niyakap ang pagkatao ni Jonathan, dinala sa kanilang pamamahay. At ngayon, nakikita natin mga kapatid, unti-unting pagbabago sa buhay ni Jonathan. Mabagal man, pero malaking pagbabago ang nakikita natin na nakikisalamuhan na siya sa mga kagwang. Katulad kay Bong, pagdating ng panahon, tataas din ang antas ng kamalayan. Siguro, kung may nakikita pa rin tayong, kumbaga, hindi komportable sa mga galaw ni Jonathan, pagpasensyahan natin, it's normal. Dahil matagal silang, kumbaga, nakakulong sa comfort zone. At para kay Jonathan, siguro, Jonathan, huwag kang mahiya. Ituloy mong diskubrihin ang iyong sarili. At tandaan mo, Jonathan, ikaw ang gabay ni Nanay Marita. At ngayon, nakalabas na kayo sa tinatawag na comfort zone. Panahon na para tuklasin mo ang iyong kakayahan, ang iyong kalakasan. Sa tulong ni Kabusiness, sa tulong ng mga taong nagmamahal sa iyo. Nandito din lang kami para gabayan ka. We hope and pray na sa darating ng mga araw ay makikita din natin ang tagumpay ni Jonathan sa gabay ni Mr. Kabusiness at ni Mrs. Kabusiness at sa pagmamahal ng Kabusiness family. Congratulations sa mga kagwang na nagpapakita ng pagmamahal, tumutulong para lalong mamotivate ang kaisipan at kamalayan ni Jonathan. Congratulations sa 3M na nag-e-extend ng kanilang serbisyo para ipadama kay Nanay Marita ang salitang pagmamahal at kapwa-tao. Congratulations sa buong team ng Kabusiness na nandyan, nagpapakita ng pagmamahal para kay Jonathan at kay Nanay Marita. Isa pang bagay na dailangan natin pagtuunan ng pansin, ang pagbabago at pag-asang nagaganap kay Power Ranger. Ito nga pong mga nagdaang mga araw ay nakita natin at nagulat tayo
dumating po ang kanyang anak. Hindi natin nakitaan ng galit at puot sa kabila ng lahat na mayroong pagkukulang ginawa si Power Ranger sa kanyang pamilya. Bagkos, ibinigay ng anak ang pang-unawa sa isang ama at isang pangarap na sana ay mabuo muli. Ang kagandahan dito mga kaibigan, kung ating pong babalikan, may binitawang salita si Power Ranger na basta't hindi na daw isasali sa mga usapin ang kanyang pangalawang asawa ay okay na tuluyan na silang lalayo. Ang pinakamahalaga ay ibigay lamang ang suporta ni Power Ranger sa kanyang pangalawang anak. Dito, nakikita natin na wala nang balakid para sa pagbabago at pagbuo ng pamilya ni Power Ranger. Isang malaking desisyon yan. Isang napakagandang desisyon. Yung sinabi niyang, pansamantala ay hindi muna siya o hindi na siya pupunta para mag-ibang bansa. Napakagandang ano yan. Napakagandang indicator yan. Una, mapagtutunan niya ng pansin ang kanyang pamilya. Mai-extend niya ang pagmamahal na nawalay ng ilang taon. Maibibigay niya muli sa kanyang pamilya. Salamat din sa kabisnes na nakahandang umalalay dahil sabi nga ni kabisnes ano yung mga pangangailangan. So again, nandyan uli ang kabisnes para tulungan si Power Ranger makabangon. Siguro, with due respect at hindi naman natin pinangungunahan si kabisnes. Ano? Ako, ang nakikita kong opinion yan at suggestion. Siguro, magiging maganda rin kung si Power Ranger ay patuloy na sumasali or na magiging kaanib ng kabisnes. Lagi siyang nandyan. Bakit? Para nagagabayan. At habang patuloy ng kanyang asawa, ang siya namang tatao sa negosyo. Para kasi magabayan. Dahil naniniwala ko na hindi po natural ang paglapit po ni Power Ranger sa buhay ni kabisnes. Ito po, katulad ng sinabi natin, kung inyo pong makikita at matatandaan, ang aking pong unang reaction video, naniniwala ko na may divine intervention. Ibig sabihin, talagang dumating na at pinagkaloob ng Diyos na baguhin si Power Ranger. At ang taong magiging instrumento ng pagbabago na yan ay si kabisnes. Akalain mong pagdating doon, wala naman si kabisnes kamalay-malay na mayroong pinagdadaanan si Power Ranger. Dahil lang sa mga ipinapakitang pagmamahal ng pamilya kabisnes, si kabisnes mismo sa kanyang mga anak, sa kanyang extended families, sa kagwang at sa mga triads, sa mga vlog na pinapakita, sa pinapakitang pagmamahal ni kabisnes, sa mga taong nakakasalubong niya, namulat ang mata at damdamin ni Power Ranger. Hindi ba yan divine intervention? At bukod tanging si kabisnes ang nakita. Sa tatlong personalidad na aking nabanggit, mga, dito masasabi natin na tunay nga na ang pamilya kabisnes, ang kabisnes official ay isang channel ng pagbabago. At siyempre, kapag ang isang puno ay hitik sa bunga, hindi naman maiiwasang batuhin. Kaya't para sa atin, siguro huwag natin pansinin ang mga negatibong sinasabi ng iba at pinupukol. Ang pinakamahalaga, ikaw, bilang ikaw na nanunood at bilang tumatayong sulit ka business official at followers, paninindigan natin. Paninindigan natin ang pagiging solido para sa ka-business. Ang pagsuporta sa mga programang inilulunsad niya para sa pagbabago ng ating mga kababayang nasa laylayan ng lipunan. Ang mga programang nakakapagbigay saya, aliw, para naman matanggal ang stress ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Ang programa na inilulunsad ngayon ng Kabusiness Family ay isang tinatawag natin variety show. Iba't iba, pero simpleng bagay. May mga napupulot na aral ang bawat isa sa atin. Tandaan ho natin, magkaiba-iba ang lokasyon ng ating mga manunood. At doon po sa mga good vibes na ginagawa ng Kabusiness Family, yung pong mga ginagawa nilang mga teleserye, kumbaga, ay isa pong pamamaraan na ang tinutumpok mo nila at pagukunan ng pansin ay ang ating mga kababayang OFW na puno ng stress para man lang sa ganitong pagkakataon ay maibsan ang kanilang kalungkutan. Mayroon silang channel na mapapanood na magbibigay saya sa kanila. Sa ating pong mga Kabusiness Family, lastly, tapos na po ang kabanata ng masalimuot na buhay ni Bong para po sa ating lahat. Move on na tayo. Kalimutan na natin. Wag na lang tayong manood sa mga channel nila para hindi na po tayo masaktan pa. Magtuon tayo ng pansin. Pagtuunan natin ng pansin ang mga magagandang programa ng Kabusiness. Kabusiness Family, Kabusiness Official, si Papa Dins. Maraming mga bagay
ang kanyang mga ginawa at patuloy siya sa pagtulong. Ito po ang dapat natin pagtugnan. At higit sa lahat, ang pagbabagong magaganap sa susunod na mga kwento sa buhay ni Bong, sa buhay ni Jonathan, sa buhay ni Power Ranger. Sana po mga kaibigan, patuloy lang po tayong nandyan, nakatayo sa pagsuporta para po sa Kabisnes Official. Ako po muli si Taong Gala. And shoutout nga pala kay Ma'am Flair's Channel. Of course, kay Anime Reactor. Tukar Channel. At sa lahat po ng mga taong sumusuporta kay Kabisnes, marami pong salamat sa inyo. Sana po, patuloy po tayong sumuporta at huwag po natin kalimutan. Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins, and of course, Thinking Buddy. At huwag niyo pong kalimutan ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Maraming salamat po sa inyong suporta at pinakitang pagsubaybay sa ating mga reaksyon. Nakakalugod po ng damdamin ang inyong mga komento na nagbibigay suporta po sa akin. Higit lalong ginaganahan ako para magpatuloy pang humanap ng ilang pang mga makabuluhang reaction video. Sa muli po mga kaibigan, patuloy lang po tayong magmahalan. Banat bera lang po tayo, mga ka-business family. Hanggang sa muli po, paalam pansamantala.